Kung hindi lang nagka-pandemya, na-enjoy na nga sana natin ang ikatlong Philippine Moto Heritage Weekend ngayong 2020. Nakapagre-relax na sana tayo habang tinitingnan natin yung mga magagandang classic at vintage na motorsiklo na talaga namang nakamamangha yung pagkaka-restore. At nakaparticipate na rin tayo doon sa iba't ibang activities. Pero saan nga ba galing ang konsepto ng ganitong klaseng event? Naisip ko yung Philippine Moto Heritage Weekend kasi wala tayong ganitong motorcycle event. Number one, ang daming mga lumang motorsiklo, mga vintage motorcycles dito sa Pilipinas. And I think it's but proper to celebrate the heritage of each brand. Na malaman mo na ginamit pala to noong World War II, as early as the 1970s, marami na palang ganito dito. Yung mga lolo mo, yung tatay mo, ito yung motorsiklong ginamit. 2018, nung una naming gawin ang Philippine Moto Heritage Weekend, maraming significance ika nga ang event na ito. Bukod sa kasabay nga nito, ang Ride PH Anniversary, ito rin ang nagsilbing pinakaunang segment sa Season 1 ng Ride PH. Ginawa namin ito sa The Upper Deck sa Ortigas sa Pasig City. Dahil wala pang ang katulad na event ito sa bansa, hindi namin alam kung anong magiging dating nito sa mga tao. Wala ring formula para sa ganitong klaseng event, kaya talagang nangangapa pa kami noon. As we celebrate our first anniversary of Ride PH, we thought of a special way to market the first Philippine Moto Heritage. We all have our own Moto Heritage stories. We want to cherish these memories, embrace them, celebrate them, and at least once a year as part of our own Moto Heritage, and share them to our neighbors. And of course, to the world, we want to honor the riders before us. Mga hardcore na motorcycle enthusiast lang ang ini-expect namin na papasyal sa Moto Heritage Weekend. Pero nagulat kami dahil maging mga pamilya at kaibigan nila o yung mga bago palang nagmamotor, bumisita. Doon namin nakita na marami pala talagang interesado sa heritage motorcycles at sa industriya ng restoration na kaya pala itong ma-appreciate ng bagong henerasyon. At gaya ng napanood natin sa naunang segment, bumagay talaga dito ang The Distinguished Gentleman's Ride o DGR. Hindi lang dahil sa porma, kundi pati na rin sa advokasya nila. Kaya sa ikalawang edisyon nito, sinigurado naming mas marami pang tao ang pwedeng mag-participate. Lumipat na kami sa mas malaking venue. Dinamihan pa namin ang activities at nagdagdag pa kami ng kakaibang features na hindi basta-basta nakikita sa ibang motorcycle events. What a better way to mark our anniversary, diba? Kasi sa akin, itong Ride PH is something unique din sa ibang platform. Hindi lang to nagbebenta ng motorsiklo o nagbebenta ng brand. Kumbaga nagkukwento rin tayo nung ano yung pinagmulan nitong brand na to. Lahat ng issues sa riding community na tatackle natin, ano yung mga pinaka-latest na innovations sa motorcycle industry. Nakakahinaya nga na hindi natuloy ay ikatlong Philippine Moto Heritage Weekend at ang selebrasyon ng third anniversary ng Ride PH. Pero hindi ibig sabihin ito ititigil na tayo dahil may oras tayo para makapagplano. Mas marami pa kaming bagong pakulo na inihahanda para sa pagbabalik nito.
Kaya sa lahat ng vintage at classic bike enthusiasts o basta mahilig lang sa mga may kinalaman sa motor, intay lang kayo dahil pagbalik ng Philippine Motor Heritage Weekend, mas espesyal pa ang nakahanda para sa inyong lahat. Ride PH Season 5 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Next week on Ride PH. Bakit ba Old Grove ang tawag dito? What yung place kasi ito, dati siyang Coconut Grove. Oo. So naisip namin, ano kaya maganda yung pangalan sa lugar na attached siya